tahimik na pinagmamasdan ni Shaira ang sarili sa harap ng malaking salamin. Nakasuot siya ng isang uniforme na pangkatulong. Masaya siya dahil agad siyang nakahanap ng trabaho nang lumuwas siya ng Maynila. Kahit pa sabihin na isa siyang katulong, importante sa kanya na may trabaho siya. May maipadadala na siyang pera sa ina at ama na may sakit. Hoy, Shaira, alam naman natin na maganda ka. Kaya please lang tigilan mo na yung katititig dyan sa salamin at baka kung ano pa makita mo kapag nagkataon. Bumaba na tayo, mamaya lang nariyan na si Sir Kier. Wika ng kaibigan niyang si Janelle. Janelle, salamat talaga ha, dahil tinulungan mo ako makapasok dito sa mansion bilang katulong. Aniya at nilingon ng kaibigan. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin. Magkaibigan tayong dalawa't ang magkaibigan dapat nagtutulungan. Saad ni Janelle. Pero salamat pa rin. Hindi dahil sa'yo. Wala akong trabaho. Humihina kasi ang mga racket ko sa probinsya natin. At kailangan ko maipagamot si nanay at tatay. Humihina na rin kasi sila dahil sa sakit nila eh. Hay nako Shaira. Hindi ako sanay sa tuwing nagdadrama ka. Mas gusto ko ang makulit at masayahin na Shaira. Kaya please lang, bumalik ka na sa dati. Hindi ko talaga matagalan yung pasasalamat mo sa akin eh. Napatawa na lang siya dahil sa sinabi ng kaibigan. Kilala na talaga siya nito at hindi naman siya nagdadrama dahil talaga nagpapasalamat siya sa kaibigan niyang si Janelle. Ito kasi ang dahilan kung bakit siya nakapasok bilang katulong sa mansyon ng mga Del Mundo. Bumaba na tayo, Janelle. Kahit ako, hindi rin sanay sa ugali kong ito. Nga pala, anong itsura ng amo natin? Matanda na ba? Uugod-ugod na ba? Panot na ba siya o maputi na ang buhok niya? Nakakapagsalita pa ba siya ng ayos? Loka, ano ba yung sinasabi mo, Shaira? Hindi ganyan ang amo natin? Eh, ang sabi mo kasi sa akin sa telepono naka-wheelchair. Eh, diyan nasa isip ko matanda na. Ewan ko sa'yo, Shaira. Baka mamaya kapag nakita mo ang amo natin, biglang tumuloy ang laway mo. Ew, kadiri ka naman, Janelle. Hindi yan mangyayari. Dahil sigurado ako matanda na ang amo natin kasi nga naka-wheelchair. Tumawa na lang si Janelle bago nagdesisyon na bumaba. Nakakapit siya sa braso ng kaibigan dahil natatakot siya na baka mawala. Sa laki ng mansyon, posible talaga na mawala siya dahil hindi pa siya sanay dito. Dito ka lang muna sa sala. Tatawagin ko si Sir Kier para makilala niyo ang isa't isa. Tumango siya at agad din namang umalis ang kaibigan. Tahimik niyang pinagmamasdan na buong paligid. Maaliwala sa mata ang disenyo ng buong mansyon. Ngunit pakiramdam niya, malungkot ito. Halos kakaunti lang din ang katulong. At swerte niya na lang din talaga dahil nakapasok siya dito. Hey, who are you? Tinig yun ang isang lalaki at nang lingunin niya ito, halos hindi siya makapaniwala sa itsura nito. Isa lang ang nasa isip niya. Ang kapo. Hindi niya alam, ngunit kusa na lang bumaba ang kanyang panga at napatulala sa lalaki. Kadiri ka, miss. Punasan mo nga yung laway mo. Tumutulo oh. Kababae mong tao pero hindi mo kayang punasan ang sarili mong laway. Alam ko naman na gwapo ako, kaya hindi mo na kailangan pang maglaway. Agad na kumunot ang kanyang noo dahil sa sinabi ng lalaki. Parang gusto niya tuloy itong ihulog sa wheelchair. Tama, naka-wheelchair ang lalaki. Aba, bastos ka. Oo, inaamin ko na may taglay kang kagwapuhan. Pero ang gaspang naman ang ugali mo. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Shaira Lopez, isang beauty queen sa barangay namin. Palagi akong sumasali sa mga beauty pageant sa barangay namin. At palagi rin ako nanunalo. Naiinis niyang saad. Di ko tinatanong. Sarkastikong saad ng lalaki. Mas lalo pa siyang nainis dahil sa sinabi nito. Sa isip niya, gusto niya na talaga itong ihulog sa wheelchair. Antipatiko! Shaira! Agad siyang napalingon sa kaibigan niya si Janelle nang tawagin ito ang kanyang pangalan. Balisa ito habang pinagmamasdan siya kaya nagtataka siya sa inaakto ng kaibigan. Nandito ka na pala, Janelle. Sino bang lalaking to? Masyado siyang antipatiko.
Gusto ko tuloy siyang ihulog sa wheelchair. Huwag mo na lang ako isumbong sa amo natin kapag may inaway ka agad akong tao dito sa mansyon, ha? Nakakabanas kasi yung pag-uugali niya. Sumbong niya sa kaibigan. Loka-loka ka talagang babae ka. Siya si Kerr del Mundo. Siya ang amo natin. Ba't mo siya sinasagot? Natatarantang tanong ni Janelle at lumingon sa lalaki. Sir, sorry po. Pagpasensya niyo na po itong kaibigan ko. Hindi niya po kasi alam na ikaw ang amo namin. Sir, sorry po talaga. Teka, siya ang amo natin? Siya si Kerr del Mundo? Ulit-ulit lang, Shaira? Sabi mo naka-wheelchair ang amo natin. Bulag ka ba? Yan o, naka-wheelchair si Sir. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Kinagat niya ang ibabang labi at mahinang pinukpok ang ulo. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaki na nakataas ang kilay sa kanya. Really, Janelle? Kukuha ka na lang ng bagong katulong, asal squatter pa? Pang-uuyam ng lalaki. Pasensya na, sir. Akala ko kasi matandang uugudugod ang amo namin. Hindi ko po alam na binata pa pala. Aniya at plastic na ngumiti sa lalaki. Inirapan naman siya nito. Yumuko siya nang umalis ang lalaki sa kanilang harapan. Masyadong high-tech ang wheelchair na gamit nito. Kaya, remote control lang ang kailangan upang mapaandar ang wheelchair. Hay naku, Shaira. Bakit mo naman kasi siya sinabihan ng antipati ko? Lagot ka dun. Baka pag-initan ka niya. Pananakot ni Janelle. Huwag kang ganyan, Janelle. Hindi ko naman kasi alam na siya pala ang amo natin. Pero, aminin mo, ang gwapo niya kahit lumpo ano. Sigurado akong tumululaway mo kanina nang una mo siya makita. Hindi kaya? Deny pa, Shaira. Hay ano, may bakas pa ng kahapon. Nagtataka niyang tinignan ng kaibigan na papalayo sa kanya. Hindi niya kasi naintindihan ang sinabi nito. Hinawakan niya ang baba at doon nahawakan niya ang konting basa. Huh? Ba't may laway ako sa baba? Akala niya kasi kanina, niloloko lang siya ng lalaki na tumutulo ang kanyang laway. Hindi niya akalain na totoo pala ang sinabi nito. Nakakahiya naman sa antipati kong yun. Ano ba naman yan, Shaira? Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang pagtatrabaho niya sa mansyon. Maliban na lang, kapag nakikita silang dalawa ng Sir Kerr nila. Para kasi silang aso at pusa kumag-away. Kaya ginagawa niya ang lahat upang hindi mag-cross ang landas nilang dalawa ni Kerr. Ngayon, masaya siyang naglilinis ng sala. Nakikinig siya sa music at umiindak-indak pa habang nakikinig. Wala na siyang pakialam kung may makakita sa kanya dahil sanay siyang naglilinis habang sumasayaw at kung minsan pa'y kumakanta. Ay, palakang kokak! Nagulat siya nang makita si Kerr sa hamba ng pintuan. Tila ba ay natutuwa ito habang pinapanood siya. Masama niya itong tinignan, nakakapagtaka nga dahil kahit sinasagot-sagot niya ang amo, hindi pa rin siya tinatanggal sa trabaho. Ang pangit mong sumayaw, Shaira. Bakit po, sir? Sinabi ko po bang pagmasdan niyo ako sumayaw? Hindi naman ah. Tahimik ako naglilinis dito tas bigla ka nalang susulpot? Nakanguso niyang saad. Hindi ko ginustong panoorin kang sumayaw, Shaira. Sadyang dito lang ako dadaan at nakita kita. Para kang tuod kong sumayaw. Panunuya ni Kerr. Wow! Ikaw nga, hindi makasayaw? Bigla niyang natakpan ang bibig dahil sa kanyang sinabi. Kung minsan talaga, gusto niya nalang batukan ang sarili niya dahil sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sama mo ako. Biglang saad ni Kerr at tumalikod sa kanya. Teka, saan po tayo pupunta? Natataranta ang wika niya. Hindi siya pinansin ng lalaki at basta na lang lumabas kaya dali-dali niya itong sinundan. Nakalabas na ito sa gate kaya mabilis siyang tumakbo upang maabutan ito. Grabe ka na, sir. Hindi mo man lang ako hinintay. Paano kung hindi kita nakita at naligaw ako dito? Alam niyo naman kung first time kong pumunta sa lugar dito eh. Tapos uutusan mo ako, samahan ka. Tapos bigla kang umalis ka agad na hindi man lang ako hinihintay. Wala kang puso, sir. Hindi mo man lang ako inisip. Paano kung naligaw nga ako? Eh di wala na kayo magandang maid. Pagdadrama niya,
habang nakahawak pa sa dibdib na ani mo'y nasasaktan talaga sa ginawa ng amo. Daldal mo? Parang gusto ko tuloy bumalik sa mansyon at lagyan ng staple yung bibig mo. Pwede bang manahimik ka na lang sa likod ko? Itulak mo ako dahil tinatamad akong gumamit ng remote. Napasimangot siya at inambahan ng suntok si Kier mula sa likod. Ngunit lumingon ang lalaki sa kanya kaya peke siyang tumawa. Anong gagawin mo sa akin? Susuntokin mo ba ako? Ha? Hindi po kaya. May uod kasi sa buhok mo, sir. Kaya gusto ko sanang tanggalin. Magpapalusot na nga lang mali-mali pa. Sa susunod, galingan mo magpalusot, Shaira. Muli siyang sumimangot at dahan-dahan na tinulak ang wheelchair ng lalaki. Gusto niya sanang lakasan ang pagtulak dito para mahulog ito sa wheelchair, ngunit hindi niya ginawa dahil mabait pa siya sa lagay niya ngayon. Saan po ba tayo pupunta? I don't know. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Seryoso ka ba dyan, sir? Sariwang hangin? Sarkastiko niyang tanong. Shut up! Shaira, ipagpatuloy mo na lang ang ginagawa mo. Napabuntong hininga na lang siya at patuloy na naglakad. Hanggang sa makarating sila sa isang park, tahimik lang silang dalawa. Marami siyang nakikitang bata sa parke at may mga paninda rin. Nakakita siya ng cotton candy kaya hindi niya maiwasang magutom. Bata pa lang siya, paborito niya na ang cotton candy. Ngunit malas niya lang ngayon dahil wala siyang dalang pera. You want cotton candy? Masuyong tanong ni Kier. Agad siyang lumingon sa lalaki at parang tuta na tumango. Ngumisi ang lalaki at sumenya sa nagtitinda na lumapit sa kanilang dalawa. Excited niyang pinagmamasda ng mga cotton candy at kukunin na sana ang binigay ng tindero nang bigla itong hablotin ni Kier. Teka! Nagtataka niyang nilingon si Kier na nakangisi pa rin sa kanya. Sumubo ito ng kapirasong cotton candy at ngumuya kaya mas lalo siyang natakam. Hindi mo ba ako bibilhan, sir? Akala ko bibilhan mo ako kaya mo ako tinanong. Tinanong lang kita kung gusto mo. Pero wala akong sinabi na bibigyan kita. Galit niyang pinagbasta ng lalaki habang sumusubo ng cotton candy. Pumapasok tuloy sa isip niya na ihulog ang lalaki sa wheelchair. Tahimik niya lang itong pinagmasdan habang natatakam. Wala kasi siyang dalang pera. Bakit nga ba nakalimutan niya magdala ng pera? Biglang tumunog ang kanyang tiyan, kaya mas lalo lang siyang nahiya sa lalaki. Kanina pa siya nagugutom. Sumenya si Kier na umupo siya. Kahit na nagtataka, sumunod siya sa lalaki. Nga nga, utos ni Kier. Muli niyang sinunod ang utos nito at nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang isubo sa kanya ni Kier ang kapiraso ng cotton candy. Agad yung nalusaw sa kanyang bibig. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa ginawa ng lalaki. Hindi niya aakalain na gagawin yun ang lalaki sa kanya. Para kang batang hindi pinagbigyan sa gusto. At nakakaawa ka kaya binigyan kita. Baka isumbo mo pa ako sa mga magulang mo na kinakawawa kita. Nakangising saad ni Kier at muling kumain ng cotton candy na hawak nito. Hindi niya alam, ngunit kusa siyang napangiti sa sinabi ng lalaki. Akala niya, puro kasungitan lang ang kayang gawin ng lalaki. Yun pala, namimigay din ito ng pagkain. Salamat, sir. Pagpalain ka nawa dahil sa ginawa mong yon. Akyat ka na sa taas, sir. Baka hinihintay ka na doon. Shaira! Sigaw ni Kier. Joke lang, ito naman hindi mabiro. Pahingi pa nga, sir. Baka mabulunan ka dahil kakaunti lang binigay mo sa akin. Sumimangot si Kier, ngunit binigyan din naman siya. Masaya siyang kumukuha sa cotton candy ni Kier hanggang sa maubos nilang dalawa ang pagkain. Let's go, pagod na ako. Wika ni Kier matapos nilang kumain. Ha? Ha? Pagod? Seryoso ka ba dyan, sir? Umupo ka lang naman dyan sa wheelchair mo tas napagod ka na. Ako nga itong kanina pa nagtutulak sa inyo eh. Nagre-reklamo ka ba, Shaira? Masungit na tanong ni Kier. Hindi ah. Ba't ako magre-reklamo? Wala namang dapat ikareklamo. Sino ang nagre-reklamo? Wala kaya. Hay nako, ang ingay mo talaga. Tahiin ko kaya yung bunganga mo. Saad ni Kier. Ihulog din kaya kita dyan. Saad naman ni Shaira. May sinasabi ka, Shaira?
May narinig ka ba, sir? Kita niya ang pag-irap ni Kier sa kanya, pero hindi niya na lang ito pinansin. Nagsimula na niyang itulak ang wheelchair at hindi pa man sila nakakalayo nang may biglang lumapit sa kanila na babae. Maganda ito at mukhang mayaman. Hi, Kier. How are you? Maarteng tanong ng babae. I'm good. Malamig na sagot ni Kier. Nakakaawa ka, Kier. Hanggang dyan ka lang ba talaga? Hanggang wheelchair ka na lang? Wala ka talagang kwenta. Panunuyan ang babae dito. Hindi niya alam, ngunit agad na uminit ang kanyang ulo sa sinabi ng babae dito. Alam niyang masungit at palaging galit si Sir Kier niya, ngunit hindi niya makakaya na may ibang tao na umaapi dito. Kumukulo ang dugo niya ngayon dahil sa panlalait na ginawa ng babae kay Kier. Hoy, sino ka ba para sabihan na ganyan si Sir Kier? Shut up, miss. Hindi mo ako kilala kaya manahimik ka dyan. Maid ka lang naman yata ni Kier eh. Ano ngayon kung maid lang ako? Wala rin akong balak na kilalanin ka. Umalis ka nga dyan sa dadaanan namin. Baka mabunggo pa kita. Kawawa naman niya makinis mong legs kapag nagasgasan. Mapapagastos ka kapag nagpagamot ka. Inirapan niya ang babae at nilampasan. Wala siyang pakialam kung sino ito. Ngunit mukhang kilala ito ni Kier. Nang makalayo sila sa babae, agad siyang yumuko at tumapat ang kanyang mukha sa pisngi ni Kier. Sir, sino yun? Kilala mo ba yung babaeng yun? Lumingon sa kanya ang lalaki at sumakto ang labi nito sa pisngi niya kaya nahalikan siya nito. Agad din naman siyang lumayo na lumapat ang labi ni Kier sa kanyang pisngi. Chismosa mo rin, no? Sarkastikong tanong ni Kier. Loh, curious lang naman po ako kung sino yung babaeng yun. She's Louise. My ex-girlfriend. Ex-girlfriend? Pangit niya naman. Rinig niya ang mahinang pagtawa ni Kier, kaya hindi niya maiwasang matawa na lang din. Pero, ex-girlfriend mo talaga yun, sir? Hilig mo pala sa masasama ugali, no? Wala kang taste, sir. Shut up, Shaira. Umuwi na lang tayo at baka ihagis kita sa puno. Ang yabang mo talaga, sir, no? Di ka nga makatayo sa wheelchair mo tas ihahagis mo ako. Pangit mo naman mag-joke. Imbis na magsungit, tumawa na lang si Kier. Akala niya magagalit ito sa kanya. Pero mukhang kabaliktaran na nangyari dahil pinagtatawanan siya ni Kier. Tawa ka pa dyan, sir. Mabulunan ka sana. Pagkatapos ng araw na yon, para bang nagbago na ang ihip ng hangin. Oo nga, nagsusungit pa rin sa kanya si Kier. Ngunit, mas madalas na itong tumatawa. Bagay na bago raw sa paningin ng ibang katulong. Hoy, Shaira, iba talagang ganda mo, no? Biro ni Janelle at bahagyang sinundot ang kanyang tagiliran. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan, Janelle? Hindi kita maintindihan. Ay sus, huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Alam nating lahat dito na ikaw ang nakapagpabago kay Sir Kier. Ay nako, Janelle, huwag mo nga sabihin yan. Malay mo, gusto lang niya talaga magbago kaya ganun siya ngayon. Ay, sa tagal ko nagtatrabaho dyan. Ngayon ko lang siya nakitang tumawa at kumiti habang kausap ka. Mukhang inlababo si Sir sa ganda mo, Shaira. Magtigil ka nga dyan, Janelle. Chismosa mo talaga, bahala ka na dyan. May nakita akong puno ng mangga sa likod ng mansyon. Gusto ko sanang kumuha kaso wala namang panungkit. Huh? Wag nga ako, Shaira. Kilala na kita, panigurado na namang aakyatin mo yung puno na yon. Eh baka nakakalimutan mong magkababata tayong dalawa. At ako ang kasakasama mo noon. Kapag walang panungkit, inaakyat mo ang puno. Kaya ka nga palaging pinagagalitan ng magulang mo sa tuwing nahuhulog ka eh, di ba? Ngumuso naman siya sa pang-aasar ni Janelle. Tama ang kanyang kaibigan. Kaya nga madalas natawagin siyang unggoy ng mga kalaro niya noon dahil sa hilig niyang umakyat ng puno. Ilang beses na rin siya nahulog pero bale wala lang yun sa kanya. Dami mo namang sinabi, Janelle. Ano? Gusto mo bang sumama sa akin? Tapos na rin naman ang trabaho natin ngayong araw. Ikaw na lang siguro, Shaira. Gusto ko magpahinga eh. Ang dami ko nilabhan kanina. Magpapahinga ako sa kwarto ko, lalabas din ako mamaya. O sige, bibigyan na lang kita mamaya kapag nakakuha ako ha. Tumango ang kaibigan niya. Kaya patakbo siyang umalis sa harap nito.
Dumiretso siya sa likod ng mansyon at doon ay nakita niya ang puno ng mangga. Marami na itong bunga at sa tingin niya, ready na itong pitasin dahil mukhang hinog na. Paano ako aakyat nito? Naka-uniforme ako. Napakamot siya sa batok niya habang pinagmamasdan ng kanyang uniforme. Nakapalda pa siya kaya kapag umakyat siya sa puno, paniguradong masisilipan siya. Bahala na si Batman. Gusto ko talagang kumain ng mangga ngayon eh. Sana lang wala makakita sa akin dito. Inayos niya muna ang dobleng short sa ilalim ng palda. Nagpaalang siya at nagsimulang umakyat sa puno. Matagal na rin ang huli niyang akyat, pero sanay pa rin naman siya. Kumuha na siya ng maraming mangga. Basta niya nalang hinulog yung sa lupa at nagpalipat-lipat sa mga sanga. Kung titignan ay parang nga talaga siyang unggoy sa ginagawa niya. Nanlaki naman ang kanyang mata at napatingin sa baba. Nang makarinig siya ng mahinang ingay. Nakita niya ron si Kier na hawak ang ulo at bahagyang hinihimas. Sa tingin niya nahulugan niya ito ng mangga. Kita niya pa ang pagmuso ni Kier at umangat ang tingin sa kanya. Hi sir, peace tayo. Naiilang niyang wika at kinamot ang pisngi. Anong ginagawa mo dyan? Masungit na tanong ni Kier. Kumukuha po ng mangga. May panungkit tayo, Shaira. Hindi mo kailangan umakyat ang puno. Paano kung mahulog ka dyan? Di ako mahuhulog, sir. Sanay kaya ako umakyat ng puno? Kahit na. Paano kung nagkamali ka ng tapak? Paano kung marupok ang sanga na yan? E di nahulog ka? Tapos ano? Sasakit ang balakang mo? Hindi ka makakapagtrabaho? Paano mo ako mapagsisilbihan? Huwag mo naman, sir. Ingay mo pa. Dumadaldal ka na ata ngayon. Ano nakain mo? Shut up, Shaira. Bumaba ka ngayon dito. Ngayon na. Ngumuso siya at dahan-dahang bumaba. Dahan-dahan lang ang ginawa niyang pagbaba dahil nakamasid sa kanya si Kier. Umiwas din ito ng tingin at hindi niya alam kung bakit. Haya na, sir. Nakababa na po ako. Okay na po ba? Masaya ka na po ba, sir? Happy na? Huwag ka na ulit umakyat sa puno na yan, ha? Ha? Bakit naman, sir? May batas ba nagsasabing bawal umakyat ng puno? Wala. Pero ngayon magkakaroon na. Simula ngayon, bawal ka na umakyat sa punong yan. Bakit po ba kasi? I saw your short and underwear. Pakiramdam niya tinakasan siya ng kaluluwa. Dahil sa sinabi ni Kier, nakalimutan niyang maluwag nga pala ang short na suot niya kaya malamang nakikita talaga ang underwear na suot niya. Paano kung ibang lalaki ang nakakita sa'yo dito? Ano? Sadyang ipapakita mo na ganyan ang suot mo? Hindi, Shaira. Hindi ako makakapayag kaya bawal ka na umakyat sa punong yan. Kung gusto mo na mangga, sabihin mo lang sa akin. Magpapabili ako sa supermarket. Kahit anong cravings pera, ipapabili ko. Ibibigay ko sa iyo, huwag ka lang umakyat ng puno. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Nahihiya siya. Pakiramdam niya tuloy, nag-aalala sa kanya si Kier. Bakit? Anong bakit? Bakit po ito ginagawa sa akin, sir? Bakit ko sasabihin sa iyo ang mga cravings ko para maipabili niyo? May gusto ka ba sa akin? Paano kung oo? Anong gagawin mo? Eddie, go! What? Go? Yun lang ang sasabihin mo sa akin? Kapag sinabi ko may gusto ako sa'yo? Opo, sumoko. Hindi kita gusto. Ayos lang yan, sir. Yeah, right. Gusto kita, Shaira. At lahat ng gusto ko nakukuha ko, including you. Brace yourself, Shaira. Dahil hindi matatapos ang buwan na to nang hindi nagiging tayo. Pagkatapos sabihin niyo ni Kier, iniwan na siya nito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng binata sa kanya. Pakiramdam niya nasa isa siyang panaginip. Imposible kasi ang sinasabi nito na may gusto ang lalaki sa kanya. Totoo ba yun? May gusto talaga siya sa akin? Baka naman nagbibiro lang siya. Pero mukhang seryoso siya eh. Pagbigyan ko kaya siya? Ay naku sir, pati ako nababaliw sa'yo eh. Bahala ka na nga sa buhay mo. Nakanguso niyang pinulot ang mga mangga na kinuha
agad ding pumasok sa loob ng mansyon at binalatan niya ang mangga bago naupo sa isang upuan. Tulala siyang kumakain at iniisip ang sinabi ni Kerr. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya makapaniwala na may gusto sa kanya ang lalaki. Hoy, Shaira, anong nangyayari sa'yo? Agad siyang napabalik sa sarili nang marinig ang sinabi ni Janelle. Nakasimangot siyang tumingin dito at naupo ito sa kanyang harapan. Janelle! Ano? Kanina pa kita tinatawag pero mukhang wala ka na naman sa sarili mo. May nangyari ba? Nag-away na naman ba kayo ng Sir Kerr? Ano? May ginawa ba siya sa'yo? Wala. Pero umamin siya sa akin. Ha? Umamin? Ano naman ang aaminin niya sa'yo? Gusto niya raw ako, Janelle. Ilusyonada. Si Sir Kerr, magkakagusto sa'yo? Biro ko lang yung sinabi ko na in love siya sa'yo, ah, Shaira. Alam ko maganda ka, pero malabo yung sinasabi mo. Pero totoo nga sinasabi ko, Janelle. Umamin siya sa akin kanina. Sabi niya gusto niya raw ako at hindi lilipas ang buwan na to at magiging kami daw. Sa tingin mo, totoo kaya ang sinasabi niya sa akin? Gusto nga kaya ako ni Sir Kerr? Hindi ba siya nagbibiro kanina? Sa tingin mo? Seryoso siya kanina habang sinasabi yun eh. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Kahit nga ako, hindi naniniwala sa mga sinasabi mo ngayon. Pero malay mo, diba? Baka nga totoo yan. Bigyan mo siya ng chance, girl. Di ka nalugi kay Sir Kerr, no? Gwapo siya at mayaman. Yun nga lang, alam mo na, di siya nakakalakad. Janelle, ayoko magkaroon ng kasintahan dahil lang sa mayaman siya at gwapo. Ang gusto ko sa lalaki yung mamahalin ako ng tapat. Yun bang kaya ako ipagtanggol? Hindi ako titingin sa pisikal na anyo at mga material na bagay. Proud ako sa'yo, Shaira. Akala ko papatulan mo yung mga sinabi ko eh. Tama yan. Huwag kang tumingin sa mga material na bagay. Dapat ay mahal mo ang isang tao bago ka makapagrelasyon. Napangiti siya sa sinabi ng kaibigan at nagpatuloy na siya sa pagkain ng mangga. Binigyan niya rin ito at sabay nilang inubos yon. Mabilis lumipas ang mga araw at talagang tinutuo ni Kerr ang sinabi sa kanya. Halos araw-araw, binibigyan siya nito ng bulaklak. Halos mapuno na nga ang kwarto niya dahil sa mga bulaklak. Palagi rin siya may tsokolate at feeling niya magkakaroon na siya ng diabetes dahil sa mga ito. Wala rin palya si Kerr sa pagsabi sa kanya na maganda siya at gustong-gusto siya ng lalaki. Kulang na nga lang, maglupasay siya dahil sa kilig. At ayaw niya man aminin ngunit unti-unti na siyang nahuhulog dito. Magmula kasi na umamin ito sa kanya, naging sweet na ito at palagi siyang inaalala. Siya ang katulong pero kung ituring siya ni Kerr, daig pa ang Reyna. Kahit na may kapansanan ng lalaki, pinagsisilbihan pa siya nito sa mga simpleng bagay. Ngayong araw nga, hindi niya pa nakikita ang lalaki at hindi niya alam kung nasan ito. Abala siya sa pagtatanggal ng malalaking kortina sa bintana at balak niya yung labhan. Medyo sumasakit din ang puso niya ngunit kailangan niyang gawin ang trabaho. Baby, anong ginagawa mo dyan? Ay, baby! Agad siyang lumingon sa likod at doon niya nakita si Kerr na pinagmamasdan siya. Sir Kerr, nandiyan ka pala. Ayaw kasi ng lalaki na tawagin siya nitong Sir Kerr pero wala siyang magawa. Kaya nakita niya ang nakakunot na noon ito. I mean, Kerr, nandiyan ka pala. Obvious ba, baby? Ano yan? Cortina, hindi mo ba nakikita? Malabo na ba mata mo? Magpatingin ka nga sa doktor at baka kailangan mo na ng salamin? No, hindi pa malabo ang mata ko. Kitang-kita ko nga kung gaano kakaganda kahit walang makeup. Namula ang kanyang pisngi sa sinabi ng lalaki. Hindi talaga ito pumapalya sa pagpapakilig sa kanya. Bolero, huwag ka nga rito, Kerr. Hindi ko nagagawa na maayos ang trabaho ko kapag nandyan ka sa tabi ko eh. At bakit? Kasi nga nilalandi mo ako. Palagi mo na lang ako nilalandi. Malandi ka talagang lalaki ka. Yes, malandi talaga ako. At gagawin ko ang lahat para mahulog ka sa kalandian ko. Hindi mo ako mapapaalis dito, baby. Babantayan kita. Di na kailangan. Di na ako bata. Hindi ka na bata pero baby kita. Gusto niya na lang talaga batukan ng lalaki dahil sa mga sinasabi nito. Para nang kakawala ang puso niya sa mga sinasabi ng lalaki.
Masyado siyang kinikilig kahit sa mga simpleng banat nito. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Bahala talaga ako dito. Titignan ko ang pinakamagandang babae sa buong buhay ko. Sumimangot siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Hanggang sa matapos niyang alisin ang mga kurtina, nanonood lang sa kanya si Kier. Paminsan-minsan ay kinakausap siya nito at biglang babanat, kaya talagang kinikilig siya. Hindi niya aakalain na may tinatago pala itong kakornihan sa katawan. Tapos na ako. Susunod ka pa rin basahan sa laundry room? Oo naman. Kahit saan ka pumunta, susundan kita. Kahit sa dulo pa ng mundo yan. Korni mo, tara na nga. Nakalagay sa malaking basket ang mga kurtina at nagsimula na siyang maglakad. Hindi pa man siya nakakalayo nang bigla siyang hilahin ni Kier. Napaupo siya sa kandungan ng lalaki. Pumalibot pa ang kamay nito sa kanyang bewang. Hoy, ba't mo ako hinila? Baby, dinudugo ka. Ha? May tagus ka. Nanlaki ang kanyang mga mata at nahiya. Kaya pala sumasakit ang puso niya dahil dinatna na siya. Irregular kasi ang menstruation niya at hindi niya alam kung kailan siya dadatnan. Kung minsan, sumasakit ang puso niya pero wala naman. Nakakahiya dahil mismong si Kerpa ang nakakita sa tagus niya. Nakakahiya. Itinaklob niya ang palad sa muka. Ngunit rinig niya ang malamyos na pagtawa ni Kier sa kanyang likuran. Tila ba natutuwa ito sa inaakto niya? Baby, that's normal. Isa lang ibig sabihin yan. Ano? Pwede ka na mag-asawa. Pwede mo na akong asawahin. Puro ka naman biro eh. Tumawa lang ang lalaki at ginamit ang remote control upang paandarin ang wheelchair. Hinatid siya nito sa kanyang kwarto at dali-dali din naman siya pumasok dahil sa hiyang nararamdaman. Nagpatuloy ang pagtatrabaho niya sa mansyon at patuloy pa rin ang ginagawang pangungulit sa kanya ni Kier. Shaira, anong plano niyo bukas si Sir Kier? Tanong ni Janelle habang naguhugas sila ng pinggan. Plano? Bakit? Ano meron bukas? Birthday ni Sir Kier bukas. Hala, seryoso? Dapat maghanda tayo. Nako, sa ilang taon na ako narito sa mansyon. Niminsan hindi ko nakita naghanda si Sir sa birthday niya. Di ko nga alam kung bakit pero ayaw niya i-celebrate ang birthday niya. Bakit kaya? Pero kahit na, maghahanda pa rin tayo bukas. Dapat, bigyan mo rin siya ng regalo. Napaisip naman siya sa sinabi ni Janelle. Ano nga ba ang may bibigyan niya regalo kay Kier? May nabubuong plano sa kanyang isip, kaya unti-unti siyang napapangiti. Hala, nababaliw na siya. Bigla na lang umingiti ng walang dahilan. Hindi niya pinansin si Janelle at nagpatuloy na lang sa ginagawa. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang magluto ng mga pagkain. Abala siya sa paghahalo ng sauce at pasta nang biglang bumungad sa kanya ang mukha ni Kier. Good morning, baby. What are you doing? Kier, happy birthday! Hindi mo man lang sinabi sa akin na kaarawan mo pala ngayong araw. Nagluluto ako ng mga handa mo. Patapos na rin naman ako. Baby, hindi ako nagdiriwang ng kaarawan ko. Tinignan niya si Kier at doon niya nakita na blanco ang mukha nito. Agad niyang binitiwan ng sandok at nag-aalalang tumingin kay Kier. Bakit naman? Importante sa isang tao ang kaarawan niya. Dapat mag-celebrate ka. No, baby. Tigilan mo yung ginagawa mo. Biglang tumalikod sa kanya ang lalaki. At tatawagin niya sana ito, ngunit pinigilan niya na lang ang sarili. Mukhang may hindi maganda nangyari sa kaarawan nito kaya ayaw i-celebrate. Tigas talaga ng ulo ng lalaki yun. Pero mas matigas ang ulo ko. Bahala ka dyan, Kier. Magpapatuloy ako sa pagluluto. Nagkibit balikat siya at nagpatuloy sa ginagawa. Sa garden, inayos niya ang dekorasyon. Naglagay siya na isang maliit na table sa gitna at dalawang upuan. Inilagay niya rin doon ang putahe na niluto niya. Nang matapos, masaya niyang pinagmasdan ang kanyang ginawa. Kapag ikaw hindi ka panasiyahan sa ginawa ko, ewan ko na lang. Pumasok na siya sa loob ng mansyon at hinanap si Kier. Janelle, nakita mo ba si Sir? Naroon niya ito sa library. Ano, nakapaghanda ka na ba? Mm-mm, tapos na. Tatawagin ko na siya. Maiwan na muna kita. Sige, galingan mo, Shaira, ha? Napatawa na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Agad na rin siyang pumunta sa library at doon nga,
nadatnan niya si Kier na tulala. Sir Kier? Nilingon siya ng lalaki at pinagtaasan ng kilay. Mukhang sinusumpong na naman ito ng kasungitan. What? Huwag kang ganyan. Para mo akong aawayin kapag tumataas ang kilay mo eh. Ano ba kasi yun, baby? Sabi mo na lang sa akin. Hindi pwede. Sumama ka na lang sa akin. Kita niya ang pag-angal ni Kier. Ngunit nilagyan niya ito ng mata kaya walang nagawa ang lalaki kundi samahan siya. Nilagyan niya ito ng piring sa mata at tinulak ang wheelchair. Hey, saan ba tayo pupunta? Chill ka lang. Di naman kita ihuhulog sa bangin eh. Magtiwala ka lang sa akin. Kita niya ang pagsimangot ng lalaki kaya tinawanan niya ito. Ilang sandali pa nakarating na silang dalawa sa garden. Dahan-dahan niyang tinanggal ang piring ng lalaki at pumunta sa harap nito. Surprise! Saad niya at itinaas ng parehong kamay. What's this? Sinabi ko na sa'yo hindi ako nagdiriwang ng kaarawan ko. Manahimik ka dyan, Kel. Hindi ko hinihingi opinion mo. Hindi ko rin alam kung ba't ayaw mo i-celebrate ang birthday mo. Mukhang may nangyaring hindi maganda kaya ayaw mo. At hindi mo naman kailangan sabihin sa akin kung ayaw mo rin. Ang gusto ko lang ngayon, magdiwang tayong dalawa. Dumagdag na naman ang taon sa edad mo. Happy birthday, Kier. Ilang buwan na rin tayo magkakilala. Ilang beses na tayo nag-aaway. Dahil dyan sa kasungitan mo. Masungit ako dahil makulit ka. Heh, noon pa yun, no? Kahit naman hindi pa tayo magkakilala, masungit ka na noon pa. Sabi sa akin na ibang katulong. At huwag ka na muna magsalita. Hayaan mo muna ako ipahayag ko muna ang nararamdaman ko sa'yo. Kier, nagtapat ka sa akin na gusto mo ako. Mahal, baby. Mahal na kita. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang muka dahil sa sinabi ni Kier. Akala niya, gusto lang siya nito ngunit nagkamali siya. Mahal na siya ng lalaki. Gusto o mahal, iisa lang yun. No, magkaiba ang gusto at mahal. Mas malalim ang pagmamahal kaysa sa gusto. Kung noon gusto kita, ngayon mahal na kita. Tumahimik ka nga, sabi Kier eh. Hayaan mong mahalin din kita tulad ng pagmamahal mo sa akin. Handa akong tanggapin ka, Kier. Talikuran ka man ng lahat. Palagi ako nandito sa tabi mo. Awayin ka man ng iba pero huwag ka mag-alala. Ako ang magtatanggol sa'yo laban sa kanila. Kahit ilang babae pa ang sabihan ka na masama, igaganti kita. Hindi hadlang ang kapansanan mo para mahalin kita, Kier del Mundo. Ako na magtatanong sa'yo nito. Will you be my boyfriend? Lumuhod siya sa harap ni Kier at hinawakan ang kamay nito. Kita niya ang pagkagulat sa mukha ng lalaki, ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang ipahayag ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito at siguro tama lang ang ginawa niyang ito upang mapalitan ng magandang alaala ang kaarawan ni Kier. Baby, sagutin mo na ako. Nakakahiya na nga itong ginagawa ko dahil ako nagtatanong pero wala akong pakialam. Kahit ilang oras pa ako lumuhod sa harapan mo, ayos lang. Basta marinig ko lang matamis mong oo. Nahahawa na siya sa pagiging corny ni Kier. Ngunit tulad nga ng sinabi niya, wala siyang pakialam. Gusto niyang makuha ang sagot ni Kier sa kanyang katanungan. Yes, baby. Boyfriend mo na ako. Talaga? Walang bawian? Oo, ikaw na yan, no? Babawiin ko pa ba ang sagot ko? Sumigaw siya at agad na tumayo. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki at hinalikan nito sa labi. Hindi niya alam kung ilang segundo ang halikan nilang dalawa. At napabitaw na lang siya nang marinig ang hiyawan sa kanilang paligid. Hey, lahat kayo, I'll give you 50,000 pesos for bonus this month. Humiyaw ulit ang mga katulong at nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ng lalaki. Hoy, ba't mo sila bibigyan na 50,000 pesos? Kasi kinikilig ako. And don't hoy-hoy me. I'm your boyfriend. You should call me baby. Ewan ko sa'yo. Ba't ako wala? Meron ka na nga ako. Kailangan mo pa ba ng pera? Oo naman. Don't worry. I'll give you 1 million pesos later, okay? Baby, gusto mo pang dagdagan ko? Napailing na lang siya sa sinabi ng lalaki. Ibang klase pala itong kiligin. Namimigay ng pera.
Ginulo niya na lang ang buhok ni Kerr at pinagsaluhan nila ang niluto niyang handa. Sa buong selebrasyon, kita niya ang magandang ngiti ni Kerr. Ngayon niya lang nakita na ngumiti ang lalaki ng ganon, kaya masaya siya para sa lalaki. Grabe ka na talaga, Shaira. Iba talaga ang karisma mo, no? Biglang sumulpot si Janelle sa kanyang tabi at sinundot pa ang kanyang tagiliran. Tumigil ka nga, Janelle. Hindi ko rin naman napigilan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Eh, napamahal na rin ako sa kanya. Kahit sino naman sigurong babae mahuhulog kay Sir Kerr. Kahit ako nung una ko siya nakita, naging crush ko siya kaso. Masungit, kaya eke siya sa akin. Yung iba babae naman, biglang madidiri kapag nakita ang kapansanan ni Sir. Akala mo isang hayop si Sir na bigla na lang lalayuan kapag nalamang lumpo si Sir. At hindi ako katulad ng mga babaeng yon. Tanggap ko si Kerr kung sino at ano man siya. Mananatili ang nararamdaman ko sa kanya hanggang siya na ang sumuko. Pero ngayon, gusto ko munang i-enjoy ang kung ano meron kami. Ay, nakakakilig naman kayong dalawa. Go lang, Shaira, pakiligin mo pa si Sir. Baka dagdagan pa ang bonus namin mamaya. Pabiru siyang umirap sa kaibigan, ngunit natatawa na lang din. Dahil sa kanya, nagka-bonus pa ang mga kasamahan niya. Naging masaya ang selebrasyon at kinagabihan, hinatid niya si Kerr sa kwarto nito dahil panigurado ang napagod ang lalaki. Matulog ka na kasi, Kerr. Babalik na ako sa kwarto ko dahil pagod din ako. Baby, dito ka na lang kasi matulog. Malaki naman ang bed ko at kasya tayong dalawa. Hindi naman ako malikot matulog kaya please lang, dito ka na lang. Hindi nga kasi pwede ang gusto mo, Kerr. Bakit ba? Ayaw mo ba akong katabi? Boyfriend mo naman ako ah. Hindi naman sa ganun pero kasi... Kasi? Baka magapang kita mamaya kapag tulog ka na eh. Tumawa si Kerr, kaya sumimangot siya at hinampas ang braso ng lalaki. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Kahit na may kapansanan si Kerr, maganda ang katawan nito. Kapag nga nakahubad ang lalaki, feeling niya inaakit siya nito eh. Aray? Sadista mo pala, baby. Kapag ginapang mo ako, ayos lang din naman sa akin. Willing ako magpagapang basta ikaw ang gagapang sa akin. Kerr naman eh, aalis na ako, bahala ka nga dyan. Baby, dito ka na lang kasi. Di ako magre-reklamo kapag ginapang mo ako. Wala na siyang nagawa, nang bigla siyang hilahin ni Kerr. Napatabi siya rito at agad naman siyang niyakap ng lalaki. Ganon din ang ginawa niya. Ramdam niya ang ginagawang paghaplos ni Kerr sa kanyang buhok at kung minsan hinahalikan ng kanyang noo. Kerr, may tanong ako. Ano yun, baby? Bakit ayaw mo mag-celebrate ng birthday mo? Gusto mo ba talaga malaman? Oo naman. Pero ayos lang sa akin kung hindi mo sasabihin. Pero mas ayos kung sasabihin mo sa akin. Chismosa pala talaga ang baby ko. Hindi naman yung chismosa eh. Curious yung tawag dun. Magkaiba yung dalawa. Magkaiba ang curious at chismosa. Spelling pala magkaiba na eh. Oo na po. Curious ka lang at hindi chismosa. Sabihin mo na kasi. Dinadaldal mo pa ako at nililihis mo ang topic eh. Ay, natatandaan mo ba yung babae nakita natin sa park? Mm-mm. Yung mukhang labanos na babae. Labanos? Baby, hindi siya labanos. Labanos siya kasi sobrang puti niya tas matangkad pa siya. Ah, basta. Ex-girlfriend ko ang babaeng yun. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon. 5 years ago, in-invite ko siya sa birthday ko. Dahil gusto ko siya makasama. She's a model. At palagi siyang busy kaya tinatanggihan niya ako. Pero masyado ako mapilit kaya sinundo ko siya sa studio nila. Nagpaplano rin kasi ako mag-propose sa kanya. Habang nasa kotse, nagtatalo kaming dalawa. May photoshoot pa kasi silang gagawin, pero sinundo ko siya. Nagtatalo kami, at di ko na malaya na may nakasalubong pala kaming truck. Naaksidente kami, at dahil sa aksidenteng yun, hindi na ako muling nakalakad. Nakomatose din ang 2 taon si Luis, kaya hindi siya makapagtrabaho. Sinisinya ako. Ako ang naging dahilan kung ba't hindi siya nakapagtrabaho, at kailangan niya pa mag-recover that time. Sinubukan niyang bumalik sa pagbumodel pero marami nang nangyari. Maraming mga mas magagaling na model ang dumating, kaya wala siya nakuhang project. Akala ko, kapag tinulungan ko siya magiging maayos ang lahat ngunit nagkamali ako. Tinraidor niya ako. Nakipaghiwalay siya sa akin
at nakapagrelasyon sa isa sa mga naging kaibigan ko. Pinagtulungan nila akong dalawa na pabagsakin ang kumpanya ko. Nagtagumpay sila sa plano nila. Ang pagtatraidor na yun ang naging dahilan kung bakit galit na galit ako sa kanilang dalawa ng kaibigan ko. Mabuti na lang at may iba pa akong kaibigan. Tinulungan nila ako makabangon sa pagkakabagsak ko. Pero hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Kung di lang sana ako nagpumilit nung kaarawan ko na yon, ayos pa sana ako. Hindi sana natigil sa pagtatrabaho si Luis, maayos pa sana ang lahat. Care, hindi mo yung kasalanan? No, Shaira, kasalanan ko ang nangyari. Sige, sabihin natin kasalanan mo ang nangyari. Pero tulad ng sinabi mo, tinulungan mo siya, diba? Ginawa mo lahat na makakaya mo para tulungan siya, pero tinraidor ka pa rin niya. Pinagbayaran mo na yon, Care. Bayad na bayad ka na. Kaya hindi mo kailangan magsisi sa ginawa mo. Pero kasalanan ko pa rin. Baby, Care, matagal mo nang pinagbayaran ang kasalanan mo. May chance pa ba na mapapagaling ang paa mo? Makakalakad ka pa bang uli? Yeah, sabi ng doktor kapag naoperahan ako, makakalakad ako muli. Pero mas pinili ko ang ganitong sitwasyon. Iniisip ko kasi na ito ang karma ko sa nangyari. Ilang taon ka nang hindi nakakalakad, Care? 5 taon na. Ayos na rin naman yata yung si Luis. Siguro panahon na upang ayusin mo rin ang sarili mo. Why? Ayaw mo bang lumpo ako? Ayaw mo ba sa mga katulad ko? Tatraidorin mo rin ba ako tulad ng pagtatraidor sa akin ni Luis? Gagayahin mo rin ba siya? No. Hindi ko yun gagawin sa'yo. Tanggap kita. Tanggap ko lahat ng kung anong meron ka. Ang gusto ko lang naman na gawin mo, ayusin mo yung sarili mo. Para sa sarili mo. Mahal kita, Care. At gusto ko maging maayos ka. Thank you, baby, ah. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. At sa kaarawan ko na to, pinasaya mo ako. I love you. I love you more, Care. Ngumiti ang lalaki at hinalikan siya sa labi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabayan ang halik nito. Pagkatapos ng halik, mas hinigpitan niya ang yakap sa lalaki. Ilang sandali, agad din silang nakatulog. Mabilis na lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang relasyon. Madalas pa rin siyang landiin ni Care at tulad ng palagi nitong ginagawa, namimigay pa rin ito ng pera kapag kinikilig. Kaya nga tuwang-tuwa ang mga katulong sa kanya. Dahil tumataas daw ang sweldo ng mga ito kapag sinasabihan niya ng I love you si Care. Care, bitaw na! Kailangan ko magtrabaho. Baby, mamaya na kasi. Hindi mo pa ako nilalambing mula kaninang umaga. Nanghihina tuloy ako. At kailan ka pa naging OA, Care? Mula na naging tayo. Muling isiniksik ni Care ang kanyang muka sa leeg ng babae. Napabuntong hininga na lang siya sa inaakto nito. Nasa sala kasi silang dalawa ngayon. Nakaupo siya sa kandungan ng lalaki. Kanina niya pa ito pinipilit na umalis. Sa kandungan nito, ngunit ayaw naman ni Care. Natatakot siyang masaktan nito, ngunit si Care mukhang walang pakialam. Kanina pa siya niyayakap ng lalaki at kulang na lang, ipasok siya sa mismong katawan ng lalaki. Baby, may naging boyfriend ka ba sa probinsya niyo? Oo naman. Ilan? Isa lang, pero 3 taon din ang tinagal ng relasyon naming dalawa. Bakit di kayo nagkatuluyan? Niloko niya ako eh. Ipinagpalit niya ako sa best friend kong ubod ng pangit. Anong tawagan niya ng ex mo? Napaisip siya dahil sa tanong ng lalaki. Hindi niya alam kung sasagutin niya ba ang tanong nito. Baka kasi bigla na lang magalit. Sigurado ka bang gusto mong sagutin yung tanong mo? Yeah, why not? Oh, sige. Ang naging tawagan naming dalawa ni Mark ay hubby at wifey. What? Hubby at wifey? Tapos ang tawag mo lang sa akin, baby? Ano ako, anak niyong dalawa? Napasapo siya ng kanyang ulo dahil sa naging reaksyon nito. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Baka biglang magalit ang lalaki kapag nalaman nito ang endearment niya ng ex niya. Ang OA mo, kaya? Ex ko lang yun. Matagal na kaming wala at ikaw, ikaw ang future ko. Kaya huwag ka nang magalit, please. Soon to be asawa kita, okay? No. Sino yung Mark na sinasabi mo? Nasaan ang bahay niya? Bakit? Anong gagawin mo kay Mark?
tatanggalan ko siya ng ngipin para mukha siyang sanggol. Mawawalan siya ng ngipin at kakalbuhin ko pa siya. Magtigil ka nga dyan, Kier. Masyado ka na talagang OA. Ikaw ang mahal ko ngayon, okay? Umira pa ito. Nagtatampo ang baby ko? Napatawa siya nang biglang sumimangot si Kier at lumabi. Para itong batang nagtatampo, kaya hinawakan niya ang pisngi ng lalaki at hinalikan ito sa labi. I love you po, baby ko. Hey, you! Sigaw ni Kier sa isang katulong na biglang napadaan sa kanilang pwesto. Bakit po, sir? Magalang na tanong ng katulong. I'll give you 50,000 pesos later. Alis na! Napatawa na lang ulit siya sa inasta ng lalaki. Paniguradong kinikilig na naman ito dahil namigay na naman ang pera sa katulong na nakita. Hay nako, Kier, hindi kaya maubos ang pera mo kapag lagi kang namimigay? Baby, kahit narito lang ako sa mansyon at hindi lumalabas ng bahay, kumikita pa rin naman ako. Marami akong tauhan at kaibigan sa labas na tumutulong sa akin. Kaya wala akong problema pagdating sa pera. Eh, di ko na mayaman. Tumawa lang si Kier at muli siyang hinalikan sa labi. Ilang oras pa silang naglambingan at mabuti na lang ay pumayag na ang lalaki na magtrabaho siya. Naging ganoon ang rutinya sa araw-araw. Magpapalambing sa kanya si Kier at pagkatapos ay magtatrabaho siya. Tuwang-tuwa pa nga mga katulong dahil palagi silang may bonus tuwing kinikilig ang boss nila. Baby, tama na kasi yan. Mainit na dito sa labas, so gusto mo ba mangitim? Kasalukuyan kasi siyang nagbubunot ng damo sa garden. At kanina pa siya sinusuway ni Kier, ngunit ayaw niyang makinig. Wala ang hardinero nila ngayon dahil day off. Ngunit matataas na ang damo kaya siya na ang nagpresentang magbunot. Mamaya na nga, Kier. Mabuti pa ikaw na lang pumasok sa loob. Magpahinga ka na doon. Ayoko. Mula kanina umaga, hindi mo pa ako nilalambing. Ano, hindi mo na ba ako mahal? Gusto mo na bang bumalik doon sa hobby mo? Sa mark mo? Sabihin mo lang. Ihahatid ka agad kita sa terminal. Ang OA mo, Kier. Tara na nga sa loob. Baka umiyak ka pa dyan. Agad niya nang tinulak ang wheelchair at sakto naman na nasa sala sila. Doon nila nakita ang ex ni Kier na si Luis. Luis, what are you doing here? Nagtataka ang tanong ni Kier. Why? Bawal na ba akong pumunta dito? As far as I know, dito rin naman ako tumira noon. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. 10 million pesos. Baka nakakalimutan mo may utang ka pa sa akin. Isipin mo ilang taon kong hindi pagtatrabaho dahil sa kagagawan mo. What? I already gave you 5 million pesos last month. Ubos mo na kaagad yun? Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pinag-uusapan ng dalawang tao. Gulat siya. Hindi niya alam na nagbibigay pala ng pera si Kier sa ex nito. Wala naman kasing sinasabi sa kanya ang kasintahan. Yes, ubos ko na. Pupunta ba ako dito kung hindi? Mag-isip ka nga, Kier. Paa at binti mo lang ang baldado, hindi utak. Masungit na sagot ni Luis. Teka nga, Kier. Binibigyan mo siya ng pera? Bakit? Singit niya. Oh, the maid. Balita ko boyfriend mo na pala ang lumpong to. Hindi kayo bagay sa isa't isa. Can't you see, miss? Lumpo yung si Kier. Paano kanya mapapasaya? Ni hindi niya nga magawang lumabas ng bulok niyang mansyon tapos mahikipagrelasyon ka pa sa kanya? Bulag ka ba, miss? Hindi mo deserve ang taong to. Lumpo siya at ikaw hindi. Baka pagkalipas na ilang taon, ipahama ka rin niya tulad ng ginawa niya sa akin. Nako, mataos ako nang dahil sa lalaking to. Kung ako sa'yo, makipaghiwalay ka na kaagad sa kanya. Mas maraming lalaki ang nababagay sa'yo kesa sa kanya. Lilipas ang panahon at mapapagod ka rin alagaan ng isang katulad niyang lumpo at pabigat. Nakaramdam siya ng galit dahil sa sinabi ng babae. Niminsan hindi pumasok sa isip niya na isang pabigat si Kier sa kanya. Gusto niya tuloy sa bunutan ng babae ngayon at kalad ka rin ito palabas. Ipadadala ko na lang sa iyo ang cheque, umalis ka na. Kier! Mabuti naman. Tandaan mo ito, Kier. Walang babae ang magmamahal sa iyo. Ipinahamak mo ako nun. At yung pagiging lumpo mo, karma mo yan. Iiwan ka rin ang babaeng nasa likod mo ngayon. Babalik na lang ulit ako kapag ubos na ang pera. Pagkatapos sabihin ni Luis, agad na itong umalis. Tahimik lang silang dalawa ni Kier hanggang sa ang lalaki na ang kusang umalis gamit ang remote nito. Kier, sandali lang! Huwag mo muna akong kausapin ngayon, Shaira.
Hayaan mo ako mapag-isa. Gusto niyang kausapin si Kerr. Ngunit ito na mismo ang lumayo sa kanya. Lumipas ang buong maghapon na, hindi niya na ulit nakausap ang lalaki. Nag-aalala na siya, ngunit sa tuwing sinusubukan niya itinataboy lang siya nito. Mukhang lubos na naapektuhan si Kerr dahil sa mga sinabi ni Luis. Kinabukasan, maaga siya nagising upang lutuan ito ng pagkain. Inihanda niya lahat ng paboritong pagkain ni Kerr at pagkatapos pumunta sa kwarto nito. Kerr? Kerr, kumain na tayo ng breakfast. Nakapagluto na ako, nandiyan ka ba? Ilang beses siyang kumatok, ngunit wala namang sumasagot kaya nagdesisyon siyang pasukin ang kwarto. Wala ron ang lalaki. At kahit sa CR wala rin to. Nagsimula na siyang kutuban kaya dali-dali niyang binuksan ang cabinet nito, ngunit wala naman doon ang mga damit ng lalaki. Nasaan ka na ba, Kerr? Ba't wala dito ang mga gamit mo? Namumuo ang kanyang luha sa mga mata at inikot niya ang buong mansyon. Ngunit wala siyang makitang Kerr. Shaira, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Nag-aalala lang tanong ni Janelle. Janelle, hindi ko makita si Kerr. Wala mga damit niya, nag-aalala ako sa kanya. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Angalin! Umalis siya, Shaira. Nagulat siya sa naging sagot ng kaibigan. Ano? Umalis? Alas dos kanina madaling araw. Lumabas ako ng kwarto para sana uminom ng tubig ngunit nakita ko siya galing sa kwarto mo. May kasama rin siyang limang lalaki sa kanyang likuran at may dala mga gamit. Akala ko nagkausap kayong dalawa. Inihabilin ka lang niya sa akin kaya tumango ako kasi akala ko alam mo na aalis siya. May sinabi ba siya kung saan siya pupunta? Kung kailan siya babalik? Kung ba't siya umalis? Wala. Binilin ka lang talaga niya sa akin. At agad na siyang umalis. Hindi ko naman alam na hindi pala kayo nag-usap. Napahagulhol siya sa sinabi ni Janelle. Dapat pala, pinilit na lang niyang kausapin ang lalaki kahapon. Baka sakaling nalinawan nito at baka napigilan niya ang pag-alis nito. Ngayon hindi niya alam kung saan hahanapin ang lalaki. Isang buwan na ang lumipas ngunit wala pa rin Kira nagpapakita sa kanya. Labis ang lungkot na nadarama niya dahil sa nangyari kaya nagdesisyon siyang umuwi ng kanilang probinsya. Kahit sa ang sulo kasi ng mansyon, nakikita niya ang lalaki. Sobrang miss niya na ito, ngunit hindi pa rin to nagpapakita sa kanya. Anak, biglaan naman yata ang pag-uwi mo. Bakit? Minamaltrato ka ba ron? May nangyari ba? Nag-aalala lang tanong sa kanya ng kanyang ina na baka uwi siya. Hindi po, Nay. Miss ko lang po kayo kaya ako umuwi dito. Magtatrabaho na lang po ako ulit dito. Ayoko na po dun sa Maynila. Hindi naman po pala maganda ron tulad ng napapanood ko sa TV. Mas maganda pa rin po dito sa probinsya. Ramdam niya na gusto sanang itanong ng kanyang ina ang dahilan kung ba't siya umuwi. Ngunit pinigilan na lang nito ang sarili. 3 taon pa ang lumipas ngunit walang Kerr ang nagpakita sa kanya. Pinilit niyang kalimutan ng lalaki, ngunit hindi niya magawa. Palagi pa rin itong sumisingit sa kanyang isip, kahit na payapa siyang namumuhay sa probinsya. Ginawa niya na lang ulit ang mga ginawa niya noon. Sumasali siya sa mga beauty pageant, at dahil doon, nakakuha siya ng maliit na pwesto sa palengke. Sheena! Ikaw na muna ang bahala kay nanay at tatay ha! Wika niya sa bunsong kapatid. May laban ka na naman ate mamaya? Tanong ni Sheena. Oo, sayang naman kung hindi ko sasalihan. Eh balita ko malaki ang premyo, malay mo manalo ako. May pambili na ulit tayo ng maintenance si nanay at tatay. Tumango na lang si Sheena, kaya hinalikan niya ito sa noo bago nagpaalam. Dala niya isang malaking bag, pumunta siya sa bahay ng kaibigan niyang bakla. Girl, kanina pa kita hinihintay. Malapit na magsimula ang pageant pero wala ka pa din. Natatarantang wika ni Petra na kaibigan niyang bakla. Sorry naman, inagsara pa kasi ako ng tindahan ko sa palengke at binilinan ko pa ang kapatid ko. Sagot niya dito. Oo na, halika na. Sisimula ko ng pag-aayos sa'yo. Ngumiti lang siya at nagsimula na siyang ayusan ni Petra. Kapag nanalo siya, hahatian niya si Petra kahit ilang ulit na itong tumatanggi sa kanya. Sabi pa nito, mas kailangan niya ng pera dahil nga parehong may sakit ang nanay at tatay niya.
Ang ganda mo talaga. Naku, siguradong pagkakaguluhan ka na naman mamaya. Gaganda ba ako ng ganito kundi dahil sa'yo? Ay, naku, Shaira. Pumunta na tayo doon. Balita ko, gwapo ang judges ngayon. Galingan mo mamaya, ah. Tumango siya at lumabas na ng bahay. Tumawag lang sila ng tricycle driver at nagpahatid sa covered court. Marami na rin ang taong naroon at hindi niya alam kung ba't siya kinakabahan. Nagsimula na ang pageant at todo bigay siya sa kanyang performance. Hindi niya pakilala ang head judge dahil hanggang ngayon wala pa rin to. Sunod na ang talent portion at balak niyang kumanta. Narinig niyang naroon na din daw ang head judge kaya mas lalo siyang kinabahan. Kaya mo ito, Shaira. Ilang beses ka na sumali sa ganito, kaya sigurado ako mananalo ka mamaya, okay? Pagpapalakas ng loob ni Petra sa kanya. Tumango siya at ilang sandali pa, tinawag na ang kanyang pangalan sa entablado. Isang simpleng red dress ang suot niya at nakalugay ang mahabang buhok. Nakayuko siyang pumunta sa gitna ng entablado ngunit nang mag-angat siya ng ulo, nalaki ang kanyang mga mata nang makita si Kerr. Mataman siyang tinitigan ng lalaki at bahagyang napangiti nang makita siya nito. Nagsimula na ang tugtog, kaya agad siyang kumanta. Sa buong pagkanta ay kay Kerr lang nakatutok ang kanyang mga mata. Hindi niya yun nilulubayan. Grabe! Nakakakilig kayong dalawa. Ikaw na, girl! Ikaw na talaga! Mukhang nabighani pa sa ganda mo si Mr. Del Mundo. Salubong ni Petra sa kanya. Kahit siya kinikilig din. Ngunit pinipigilan niya lang. Naalala niyang galit nga pala siya sa lalaki dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya. Question and answer na ang sunod at nakahilera silang lahat. Siya ang last na tatanungin at kinakabahan na talaga siya. Isang green mermaid tailcut ang style ng kanyang gown at sa pagkakataong ito nakamese bun ang kanyang buhok. Candidate number 7, please step forward. Tawag ng MC. Dahan-dahan siyang pumunta sa harapan at rinig niya ang hiyawa ng mga tao. How are you, candidate number 7? Kinakabahan ho. Nanginginig niyang sagot. Normal lang yung nararamdaman mo. So now, let's all welcome Mr. Del Mundo. Siya magtatanong sa'yo. Napaawang ang kanyang bibig dahil sa sinabi ng MC. Humarap siya kay Kier na nakangisi sa kanya. My question is, will you marry me, Shaira Lopez? Seryosong tanong ni Kerr. Mas lalong lumakas ang hiyawa ng tao at hindi niya aakalain na ganoon ang itatanong sa kanya ni Kerr. Aaminin niya, hanggang ngayon, mahal niya pa rin ang lalaki. Tulad nga ng sinabi niya, sinubukan niya itong kalimutan ngunit hindi niya naman nagawa. Ano ho? Pwedeng pakiulit ang tanong mo? Will you marry me, Shaira, baby? Malambing na tanong ni Kerr. Mas lalong lumaki ang kanyang mga mata nang tumayo si Kerr sa kinauupuan at tumakyat sa entablado. Lumuhod dito sa kanyang harapan at inilabas ang singsing. Baby, I'm asking you. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ako sinasagot. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Okay. Oo. Magpapakasal ako sa iyo, Kerr. Nakalimutan niya bigla ang galit na naramdaman niya dahil sa tanong ni Kerr. Aaminin niyang isa siyang marupok na babae. Ngunit wala siyang pakialam. Ang importante, narito na ulit ang mahal niya. Ngumiti si Kerr at dahan-dahang isinuot sa kanya ang singsing. Tumayo itong muli at hinawakan ang kanyang pisngi. Hinalikan siya nito sa labi, kaya mas lalong umingay ang buong paligid. Labis ang saya na nararamdaman ngayon ni Kerr. Hindi niya aakalain na sasagutin siya ng oo ni Shaira. Akala niya kasi galit talaga sa kanya ang babae. Ngunit mukhang hindi naman pala. Lahat ng tao dito ngayon, bibigyan ko ng 20,000 pesos! Sigaw niya. Mas lalo pang sumaya ang mga tao dahil sa kanyang sinabi. Hindi na pinatapos ni Kerr ang pageant at bigla na lang binuhat si Shaira. Teka, saan tayo pupunta? Hindi pa tapos ang pageant ha? Baby, pupunta tayo sa mga magulang mo. Mamamanhi ka na ako sa kanila. Gusto ko maging legal tayong dalawa. Marami kang ipapaliwanag sa akin, Kerr. Yes, baby. At handa akong ipaliwanag sa iyo ang lahat. Sumimangot si Shaira kaya napatawa na lang siya at saglit pa itong hinalikan sa labi.
Ilang minuto lang ang naging biyahe nilang dalawa at agad ding nakarating sa bahay ng magulang ng babae. Sigurado ka bang gusto mong harapin ang mga magulang ko, Kerr? Baka itakin ka ng tatay ko. Nag-aalala lang tanong ni Shaira. Kahit barilin pa ako, ayos na sa akin. Basta payagan lang nila ako maging asawa ka. Ngumiti si Shaira, kaya agad niya itong hinila papasok. Sa sala, nakita niya ang mga magulang ni Shaira. Nagmano siya sa ama at ina ni Shaira. Magandang araw po. Magalang niyang bate. Magandang araw din, iho. Sino ka? Tanong ng ama ni Shaira. Ako po si Kerr del Mundo. Asawa ng anak niyo. Ano? Magkasabay na sigaw ng ama at ina ni Shaira. Kerr, Nay, Tay, si Kerr po. Siya ang napalanunan ko sa pageant na sinalihan ko kanina. Sabat ni Shaira. Hindi niya maiwasan na matawa dahil sa sinabi ni Shaira. Siya pala ang premyo ng babae. Kerr, iho, ipakilala mo ang sarili mo sa amin. Hindi naman yata pwede ang sinabi mo. Gayo ito lang unang beses na nakilala ka namin. Ako po ang amo ni Shaira nung nasa Manila pa siya. At naging kasintahan niya rin po ako nung naroon siya. Dati po ako may kapansanan. Lumpo po ako. Ngunit kahit na ganun ang kalagayan ko, minahal pa rin po ako ni Shaira. Sa aming dalawa po ako ang unang nagkagusto sa kanya. Kahit sa simpleng bagay lang, napapangiti niya ako. Nagsusungit ako sa kanya pero parang wala lang yun sa kanya. Siya ang babaeng tumibag sa pader na matagal kong iniharang sa puso ko. Mahal na mahal ko ho ang anak niyo. May nangyari lang po kaya nagawa ko siyang iwanan. Ilang minuto pa siyang kinausap ng mga magulang ni Shaira at masaya siya dahil sa wakas pinayagan na siya ng mga itong magpakasal sa babae. Ngayon, narito silang dalawa ni Shaira sa kwarto. Nag-uusap silang dalawa at payag naman ng magulang ng babae na magtabi silang dalawa sa pagtulog. Bakit mo ako iniwan? Bulong ni Shaira habang nakayakap siya dito. Inayos ko ang sarili ko, baby. Masyado kasi ako naapektuhan sa sinabi ni Luis. Hindi mo naman kailangan magpaapekto sa mga sinabi niya eh. Ni minsan hindi ko naisip na magiging pabigat ka sa akin. Tanggap kita, alam mo yan. Nasaktan ho kasi basta mo na lang ako iniwan na hindi ka nagpapaalam eh. Halos mabaliw ako ng dahil sa'yo, alam mo ba yon? Baby, sorry. Ginawa ko lang naman yun kasi tulad ng sinabi mo sa akin nun, dapat baguhin ko ang sarili ko. Tinupad ko lang ang sinabi mo. Binago ko ang sarili ko. Hindi lang para sa akin kundi dahil na rin sa'yo. Gusto ko na may pagmalaki kang boyfriend. Hindi yung lumpo na nasa wheelchair lang. Alam mo kung gaano kita kamahal, baby. Hindi ko nagawa magpaalam sa'yo kasi baka magbago ang isip ko. Baka umatras ako sa plano. At manatili na lang sa tabi mo. Pero hindi ko pwedeng gawin yon. Kailangan ko ayusin ang sarili ko. Kailangan ko harapin si Luis para hindi na tayo guluhin. Nang paulit-ulit. Milyon-milyon na ang ginastos ko sa babaeng yon. Kaya sigurado ako, tama na. Ayoko na. Nagpabigay ako sa kanya ng restraining order para hindi niya na ako lapitan. Sa lahat ng desisyon ko, ikaw ang iniisip ko. Mahirap para sa akin. Ngunit kinaya ko kasi mahal kita. Kasi iniisip ko na may babalikan pa ako dito. Pumunta ako ng ibang bansa at nagpagaling pero ang isip ko ay narito sa Pilipinas dahil nandito ka. Mahirap ngunit kinaya ko. Kasi kailangan kitang balikan. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba kasi dapat akin ka lang. Mahal na mahal kita, Shaira. Ramdam niya ang pag-iyak ni Shaira sa kanyang dibdib. Kahit siya'y naiiyak na rin. Natatakot siya na baka mag-iba ang isip ng babae at wag na siyang pakasalan. Mahal mo talaga ako? Sobrang mahal kita. Higit pa sa akala mo. Binago mo ako sa paraang hindi ko inakala. Ikaw ang naging inspirasyon ko. Lahat na nasa iyo, pakakawalan pa ba kita? Mahal din kita, Kerr. Mahal din kita, baby ko. Napangiti siya at yumuko upang halikan ng babae. Nawala ang takot na nararamdaman niya. Nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Dahil ngayon, tanggap pa rin siya ng babae. Ilang taon ang lumipas at nagpatuloy ang kanilang pagsasama. Ikinasal silang dalawa at ngayon may dalawa na rin silang anak. Naging mas matibay pa ang kanilang relasyon.
Anak, tama kaya itong ginagawa natin? Baka hindi magustuhan ng mami mo. Kasalukuyan kasi sila nag-aayos para sa anniversary nila mag-asawa. Kasama niya ang dalawang anak sa pag-aayos. Daddy, tama nga po yan. Ang gulo mo naman po eh. Nakasimangot na wika ng panganay nilang anak na si Shaira. Iniisip ko lang kasi baka ayaw ng mami mo. Sa tingin niyo ba ayos lang? Daddy, ang kulit mo po. Magligpit na nga po tayo ng kalat, baka mamaya dumating na si mami. Saad naman na bunso niyang anak na si Keiro. Napabuntong hininga na lang siya at nagligpit na ng mga kalat. Ilang minuto lang dumating na si Shaira. Surprise! Sigaw nilang tatlo. Wow! Ano to? Ba't may paganito? Baby, nakalimutan mo na bang anniversary natin ngayon? Seryoso? Anniversary natin? Sorry, Kir. Marami lang kasi talaga akong ginawa sa boutique. Nawala sa isip ko. Sorry talaga. Hinging paumanhin ni Shaira, kaya napatawa na lang siya. I understand, baby. Go, Daddy! Sigaw ni Shaira at Kiro. Ngumiti siya sa dalawang anak at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Shaira. Baby, marami na tayong napagdaanan. Ngunit ito tayong dalawa. Patuloy pa rin lumalaban. Mahal kita sobra. Sa saya, lungkot, tawa at iyak magkasama tayong dalawa. Wala na ako mahihiling pa. Kasi nandiyan na kayo ng mga anak natin. Kinumpleto niyo ako. Kayo ang buhay ko. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nais kitang tanungin, Shaira Lopez del Mundo, will you marry me again? Kita niya ang pagtulo ng luha ni Shaira at dahan-dahan naman itong tumango sa kanya. Yes, I will marry you again, Kir. Ngumiti siya at isinuot kay Shaira ang singsing. Hinalikan niya pa ito sa kamay bago niyakap. Naramdaman din nila ang maliliit na kamay na pumulupot sa kanilang dalawa. Kumpleto na talaga siya sa piling ng kanyang pamilya. The End.